So Idol Jover, no, before tayo mag-start ha, tanong muna kita, ito po yung kauna-una mo na Rigid MTB. Yun, Foxter Harvard na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ano pala ito? Yun, FT5.2 Aluminum 6061. Ano to? Weapon lightning. Lightning din, no? Pero ano, no, may halong pula na, no? May halong pula na. Ito yung 27.5 na suspension corrected. Yan, so aluminum 6061. Maxxis Icon na 27.5 by 2.2 na tubeless ready at saka foldable, no? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, isababalik naman natin itong Rigid MTB ni Idol Jover Pagubayan. So check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Jover, no, before tayo mag-start ha, tanong muna kita, ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Oo, ito yung Rigid ko na MTB. Kaso matagal ko lang di rin nagagamit. Gawa ng may road bike akong binili, which is yung carbon na ano ko, na Mountain Peak na Rexton 7000. Mm-hmm. Tapos gagawin ko na lang tong ano, pangharabas na lang dito sa ano. Ah, ibig sabihin para kumbaga hindi malaspag yung isang hindi malaspag yung carbon ko. Ito na muna yung pang ensayo ko. Mm-hmm. Yun pala ang ano, no. Mga ganun mo katagal din ginamit. Mahigit isang taon din eh, kasi simula pandemic, ano eh, doon na kami simula bumili ng bike eh. Okay, okay. Binili ko tong bike na to as in ano, buo. Ang natira na lang dito, which is yung frame tsaka yung rim, no? Yung rim. The rest upgraded na lahat. Oh, tsaka itong MT200, yun na lang yung mga natira. Oh, kaso lang sa labas mo yata ito, no? Ang sa problema labas, sa labas. Sa labas, no? Naiinitan na ano, okay, ulanan. Kaya ano, no, kinakalawang. Kaya sobrang bakbak. Pero bibili na lang ng ano. Ano ba? Mamaya, tanongin natin kung ano yung binabala kong bilhin dito sa preno mo, no? So, next naman, since na... Ano pala, nung ginagamit mo to, sa mo regular na ginagamit, itong Foxter mo? Ang katalasan ginagawa dito kami sa Evia. Doon kami nag... Ano lang, parang trip biking lang. Mm. Kasi, gusto lang talaga namin time na yun. Wala akong magawa kasi talaga, gawa ng pandemic. Mm. Kaya nangyari, yan, biking, ikot kami dito. Tapos yung Bermosa na hindi pa ikot tong... Di pa buo? Di pa itong mismong open pa lang nila. Mm. Tapos yun, doon gano'n kayo mag-bike. Masayo lang din na ano. Wala lang sa trip namin yung gano'n eh. Basta bike lang. Okay. Since na gagamitin mo ulit, sabi mo ito yung pangharapas mo, no? Balak mo rin ba ito gamitin sa long rides? Balak ko din gamitin sa long rides. Gawa ng... Tawag dito? Bali, gagawin mong pang-gravity training yung ano, MTB mo. Bali. Pero pwede rin siya pang ano, pang long ride pag trip ko din ano. Kasi gawa ng gusto kong umahon ng medyo hindi na masyadong magaan. Gawa ng katulad nung umakyat kami ng Sambong. Kailangan dapat pala naka-MTB doon, hindi ka maguro. Ah, kasi may granny gear 'yun. Kaya 'yun. Maliit lang kasi yung gearing noon. Kaya 'yun. Yan 'yung naging ano, no, background nito tsaka yung plano mo dito. Plano. Yan, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB, no? So mag-start muna tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yan, Foxter Harvard na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ano pala ito, no? Yan, FT5.2. Aluminum 6061. Yan nga, pang 27.5. Teka, yung wheelset mo ba? Pang ano ba ito? 27.5. Ah, pala ito. Ano? Kala ko 29. Kasi mukhang malapit eh, no? Malapit. Yan. Ilan ng 2.25 length? Mataba lang yung gulong, no? Yung size nito medium or size 16, no? Mm. Then tapered yung head tube, yung cable routing sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6 mm diameter na seat post,
quick release yung dropout, then ang disc brake caliper mount naman niya is post mount. Next naman sa kanyang MTB rigid fork, ano to, weapon lightning. Lightning din, no? Pero ano, may halong pula na, no? May halong pula na. Ito yung 27.5 suspension corrected. Yan, so aluminum 6061. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length ito. Yung steerer tube na ito is straight or non-tapered. Yung nga, naglagay siya ng adapter para maging compatible dito sa kanyang tapered head tube ng Mountain Peak. Foxtar hardwired na Mountain Peak na ako. Quick release yung dropout. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Next naman sa kanyang cockpit. Ito yung kanyang MTB handlebar na low rise sweep to, no? Weapon. Ano? Savage. Weapon Savage. Weapon Savage na aluminum MTB handlebar. 31.8mm ang diameter. So, ano pa yung lapad nito? 700mm. Ayun, 700mm. Yan, next naman ito kanyang grips. Anong brand nito, Idol? Buckloss lang din ito eh. Buckloss. Yan, buckloss na malapit na mabuckloss. Kasi gamit na gamit na, no? Yan, so next naman ito kanyang stem. Ito yung Trident. Trident GX10 na aluminum. Gano'n pala kahaba ito, Idol? 80mm. Yung angle? 17... Negative? Negative. 70 degrees. 70, yan, 70 degrees. Yan, so next naman ito kanyang tapered headset. Ito yung Ragusa na sealed bearings. 44. Yan, 44, 56 pala to, no? 56mm. Ayan, so next naman ito kanyang seat lamp. Ito yung coil na aluminum na Allen type, 34.9mm na diameter. Ito naman kanyang seat post, coil din to, no? Coil na aluminum na 31.6mm ang taba. 400 ton? Yes po. 400 mm ang haba na zero setback na may dual bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle, no? Ito yung short saddle na power saddle power siguro saddle. To, no? Unbranded to, no? Specialized. Power specialized, saddle. Okay. Specialized na power saddle na may butas sa gitna, malambutin flexible, steel Rylex. So, Idol, ano yung feedback ko dito sa saddle mo? So dito naramdaman ko yung sobrang comfort niya sa ride, tsaka saktong-sakto talaga siya sa bones ng ano ko, seat bones. Ng seat bones ko. So ito maganda yung kanyang feedback na dito, no. So next naman sa kanyang drivetrain, ito na, hindi na pambansa to, no. Ano to? 2x ano to? 2x tag dito? 9 speed. 2x9. Kasi nakita ko sa gauge mo, dalawa lang eh, no? Dalawa lang, na Altos. Ngayon ako nakakita na si Manu Altos na pang-tubay, usually kasi 3x, no? 3x nga eh. Ano nga pala yung particular model to, natatandang ba? M2000 ba to? M200. Baka M2000? Yung ano, yung mismong ano, yung model. Parang M2000 to eh. Mamaya tignan ko nga sa internet. Hindi ko kasi masyado na ano. Pero itsura kasi parang M2000 eh. Kasi 2x eh. 2x. Pero 2x. Pwede daw siya i-3x eh. Ah, pwede. Okay. Pero to original 2x9 speed. Original. No? Yan, 2x9 speed. So next naman ito kanyang MTB crank. Ito yung pambansang crank na I accept Janku na Halotech. Shimano BB52 yung bottom bracket. 170mm crank arm. Pang purpose build na pang 3x. Bali, 104 BCD sa dalawang chain rings. Then 64 BCD para sa grand ring. Ito bang chainring mo, stock ng IXF? Stock ng IXF, no? At tinanggal mo lang yung granny. Ito yung 44-32? 34-24. Ano? 44-34? Yun. Ang nawala yung 24? Ay, nawala yung 24. Okay. Steel na chainrings to, no? Next naman, ito kanyang front derailleur. Ito yung Shimano Altos, no? Shimano Altos. Na pang 8-speed na pang 2x to, no? 2x. Yan, so next naman ito kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Shimano ME500. Yan, PDED ED500. Next naman ito kanyang chain. Ito yung Shimano HG73 na 9-speed. Yung cassette sprocket mo, Idol, anong brand ito? Sunshine Cogs. Yon, Sunshine na pang MTB na 11, ano to? 1140. Yon, 1140. Then next naman ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung M370 na Shimano Altos, no, na pang 9-speed. Yan, pwede naman yan kasi nakatubay ka naman eh. Nakatubay. Gagamitin, pag gagamit mo yung 40, lilipat ka dun sa maliit na ring eh, no? So ito nga yung kanyang driving setup na kanyang MTB. So next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang tires. Maxxis Icon na 27.5x2.2 na tubeless ready at saka foldable, no? Ito naman kanyang rims. Ito yung sinasabi ko kanina. Stock ng Foxtar. Aluminum double wall, 32 holes. Yung ano, yung tagdan yung spokes and nipples. Ragusa. Yan. Yan. So next naman ito kanyang hubs. Ito yung pambansang hubs, Speed One Soldier na 6 poles kasi type of rear body and sealed bearings. So i-check natin yung tunog nito, Idol, kapag naka-freewheel.
Yan guys, yan yung tunog ng Speed 1 Soldier MPB hubs kapag naka-freewheel. Parang bagong ano yun, bagong repack. Bagong grasa, no? Yan, so next na lang sa kanya, brake set. Ito yung naparusahan sa init at saka ulan, no? Shima, ano, pambansang preno, hydraulic na Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Last na lang sa kanyang rotors, tingnan natin, tingnan natin idol. Parang stock Shimano to, di ba? O stock ng Foxter. Stock ng Foxter. Ayun, stock ng, hindi, Shimano. Tingnan ko nga. Ay, hindi, napalitan ko na nga din pala to. Tingnan ko nga, dalang, i-rotate ko lang. Kasi napansin ko parang Shimano eh. Napalitan ko na rin to. Ayun o. Yung itsura kasi parang Shimano eh, pero di ko mahanap yung ano, nakita ko lang rotation 160. Di ko na rin mahanap. Ay walang ano, walang nakalagay na Shimano, walang nakalagay, unbranded pala to. Unbranded. Na 160mm ang diameter harap tsaka likuran, parehas na fixed type and bolted disc brake rotors. Pero kamukha ng Shimano RT26 eh. So idol Jover, magkano yung total estimated cost nito idol? Nung binili ko siya is pandemic price, which is 20,000. Iba pa, di wala pa ako nababago doon. Then ang nagastos ko nung time ng pandemic price din, siguro within 10 to 15k na rin, kasi malaki-laki din nung panahon na ano talaga, malaki yung presyo ng mga parts ng bike. Pandemic price yan. Pandemic price. Yan. Yan guys, no, ito yung Foxter Harvard FT5.2 rigid MTB ni idol Jover Pagubayan. Yan guys, no? Na-i-bike-check na natin itong Foxter Harvard FT5.2 rigid MTB ni idol Jover Pagubayan. So meron kayo, kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, i-comment lang ninyo sa comment section down below. So idol, you can shout out right now. Shout out sa asawa ko si Lily. Then shout out sa mga tropang D4. Sa tropang Neon. Ayun, ito yung pinaghalong Vegeta at saka Sponge Cola. Gabi naman yan. And shoutout ulit pala shout sa ano, Sure Cycle PH. Shoutout din pala sa team ko sa MCC, Macduro Cycling yun. Ayan, si Vegeta naman yan eh, na may bibigote. No? So salamat sa pag-watching ng MCC. Nakasar tuloy. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell, guys, yung button. Para matotally notify kayo. Yun guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.